5, 4, 3, 2, 1. Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Hello po sa lahat ng mga nanonood ngayon dito sa Gabay sa Kalusugan. Ako po si Dr. Gary C. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa bato sa abdo o yung tinatawag na gallstone. Ako ay halos nakakakita ng siguro sa isang linggo, mga dalawa, tatlong pasyente na talagang namimilipit sa sakit dahil dito sa tinatawag na bato sa abdo. So pag-usapan po natin yan dahil karamihan ng tanong, kailangan na bang operahan? Depende po sa doktor, yan ang sagot ko palagi. Kasi para sa akin, may mga pasyente na may bato sa abdo, pero kung sila'y nag-ingat at hindi naman kumain ng mga pinagbabawal, maaaring hindi naman sumasakit at pwedeng hayaan lang. Maski na anong librong medical, makikita mo na pag kayo po may bato sa abdo, hindi naman sinasabi na kailangan operahan na agad. So, depende na yan sa doktor kasi may ibang doktor sasabihin na balang araw magbabara din yan kaya mabuti pang tanggalin mo. Depende po. Ayoko na pong questionin kung kailangan o hindi base sa pananaw nila. Okay. So, ano muna yung gallbladder? Yan muna dapat pag-usapan natin. Nung ating tinalakay yung tungkol po sa fatty liver, pinaliwanag ko na kung ito po ang ating atay, papakita ko lang sa inyo, no? So kung ito po ang ating atay, ito pong nakikita nyo sa screen na dark color, sa ilalim po niyan, doon po matatagpuan yung tinatawag na gallbladder. Siguro, bigyan ko kayo ng isang halimbawa, ano ba ang gallbladder? Yung meron kayong lobo, balloon, na hindi pa nahihipan. Hindi ho ba ang itsura niya, parang may kwelyo, tapos yun ang tawag nyo, leeg, parang gano'n, no? Tapos pababa yan na parang pabilog o paoblong, no? So, yan po ang itsura ng gallbladder. At ano bang purpose ng gallbladder? Ang ating atay, gumagawa po yan ng mga bile, mga taba, at kung ano-ano pa. At ito ay iniimbak niya dun sa bodega. Yung bodega, yan po yung gallbladder. So, ano bang purpose ng gallbladder? Wala, bodega lang. So, gumagawa ng bile at ng mga iba pa mga bagay, ang ating atay, iniimbak niya dyan sa gallbladder o bodega. So ngayon, bakit naman mayroong bodega? Kasi every time na tayo po'y kumain, ang ating gallbladder ay naglalabas ng mga panunaw. Yan pong panunaw ay mahalaga para hindi tayo magkaroon ng impatso o parang pakiramdam mo hindi natunawan o bloated, no? So imagine nyo po na ang laman niyang bodega na yan ay bile. Yung bile po ay parang likido na parang foam, parang sabon na kulay berde. At may kasama mga taba o fats na nandyan, mga kolesterol. So, ang ating gallbladder, every time kumain tayo, pipigain niya yung sarili niya para ilabas yung bile, para tunawin yung ating kinakain. Ngayon, sa anuman dahilan, kung ang laman ng inyong bodega ay mas mataas yung kolesterol kaysa dun sa mga bile salt na tinatawag, namumuo yan. At yung pamumuo na yan, yun yung tinatawag yung bato. Ayan. Mag-uumpisa yan, minsan sabi nila sludge o mga parang putik-putik. Pero kinalaunan, pag tumigas, nagiging bato. So at least maintindihan nyo muna. So may kinalaman pala sa kolesterol. Yung kolesterol na yon maaaring sa kinakain o maaaring sa ginagawa ng atay. Kasi ang atay natin gumagawa din ng mga fats yan o kolesterol. Ngayon, once na kayo po ay may gallbladder stone, hindi naman nangangahulugan na kailangan operan agad. Halimbawa, may nakain kayo, inatake po kayo ng parang hindi natunawan. Kadalasan, kung saan yung area ng atay, nandoon din yung parang nararamdaman mo na discomfort, parang may hangin, parang may nakadagan dun sa loob, parang may squeezing pain. Kasi yung gallbladder nyo nga, sabi ko, parang pinipiga niya yung sarili niya para ilabas yung bile. Ang sakit nandito sa may kanang ilalim ng inyong ribs at umaabot yan hanggang likod, hanggang minsan sa may balikat, sa may bandang kanan. So, kanan na side yan. So, ang atay nandito, nandyan din yung gallbladder sa kanan. Ngayon, sino po ang mga malaking tsansa na magkaroon ng gallbladder stone o bato sa abdo? Unang-una, meron po mga tinatawag na 6-6 na letter F. F as in father. Ano yung 6 na yun? Number 1, female.
So doon pa lang sa sinabi kong F, female, mas malaking tsansa na magkaroon ng gallbladder stone ang babae kaysa sa lalaki. Mas maraming babae ang may gallstone kaysa sa lalaki. Ba maganda siguro pag nagpa-test ako ha, o alam niyo na kagad ha, female. Ano pa? Fertile. Nako. So ibig sabihin kung female ka tapos fertile ka, yung mga edad na below 45, below 40, mas malaking tsansa na magkaroon din ng gallstone. Ano pa? Fat. Nako, ayoko sabihin fat na fat, no? Pero yung ibig sabihin ng F na fat, obesity or overweight. Yan, so tandaan nyo ha. I'm sure may natatamaan na... may natatamaan ba ako? Ha? Sorry ha. Okay, so 40s and above, female, fat. Ayan na, nako, ang bigat, no? 40 and above. So anong dyan pa? Fertile. So kung 40, 45 yan, pwede pa yan. Pero pag 50 pataas, mas bihira na, no, magkaroon ka ng ganyan. Then, fertile, nabanggit ko. Family history. Ayan, nako, kung may family history. For example, magulang o kapatid, eh, nagkaroon ng gallbladder stone, pwede rin magkaroon ka. Then, fun of eating Western food. Fun, F-O-N-D. Mahilig kumain ng Western food. So, ulitin natin. 40 and above. Okay, fertile, female, fan of eating Western food, okay, na nabanggit ko, family history, okay, and fat. So kung meron kayo na itong mga F na to, 40, fat, female, fertile, family history, and fan of eating Western food, andyan na yung mga French fries, burger, pizza, mga ganyan, ingat po kayo. Kasi yan po yung mga bawal kainin, yung mga binanggit ko. So, ano yung mga symptoms? So, ang unang symptoms, no, pagsamong symptoms, ano ba yung nararamdaman? Ang nararamdaman na unang-una, pagkatapos kumain, pagkalipas ng mga 30 or 60 minutes, o mga kulang-kulang kalating oras, isang oras, no, mararamdaman nyo na parang medyo may kabag, bloated. Unang-una, bloated mo na. Tapos, yan na, kirot na. Kirot na, tapos ayun dyan na parang ang description ng pain, parang gumaganon, squeezing o parang biliary colic pain ang tawag, parang pinipiga. Kadalasan dito sa may kanang bahagi hanggang dito sa ilalim ng ribs. Yan. Eh alam ko itong lina-lecture ko dahil ako pag kumain ako ng mga bawal eh, ina-atake rin ako dahil meron din akong gallstone. Nalaman ko matagal na. So ingat lang sa kain dahil more than 20 years nalaman ko may gallstone ako. Pag medyo natsambahan, maling kinain, talagang sasakit. But kung nag-ingat sa pagkain, hindi sumasakit. Eh, noong mga time na yon, eh, Dad, eh, ang father ko po kasi, Sir John. So, tinanong ko, Dad, mayroon akong gallstone. Ano ba ito? Ay, kung mag-ingat ka sa kain, hindi naman kailangan ng operahan. Ingat lang. Pero, pag hindi ka mag-ingat, eh, talaga mapupunta yan sa operasyon. Pag nagbara yan. So, tinandaan ko yon. So, yun ang sinasabi. So, ngayon, maraming nagtatanong sa akin, eh, Doc, eh, bakit? Sabi ng doktor, operahan. Depende. Kasi pag may naramdaman kang gando, pag pumunta ka sa doktor, ang unang pagagawa, no, kadalasan, ultrasound. Yung tinatawag na hepatobiliary ultrasound. Doon sa hepatobiliary ultrasound, makikita mo yung liver, makikita mo yung gallbladder, more or less makikita nyo kung may bato. Ngayon, isang indication ko, ako ha, ako mismo, ay pag nakalagay doon, eh, may pamamagana ng common bile duct o kaya may nakalagay na obstructed, no, or obstruction. So kung may nakabara na, halimbawa doon sa mismong tinatawag na common bile duct, yan po yung pinakadaanan kung saan lumalabas yung bile. So pagpiga ng gallbladder, lalabas yung bile doon sa common bile duct. Eh kung yun ay namamaga at may nakabara, eh talaga ako mismo sinasabi ko sa pasyente na kailangan na nating operahan yan. Okay? Pero meron naman ipagkakataon na yung sumasakit, wala naman pagbabara, kundi namamaga yung mismong gallbladder. Ang tawag naman doon ay cholecystitis. Tandaan nyo ha, cholecystitis. Ibig sabihin nyo, namamaga yung gallbladder o nagkaroon ng infeksyon. Pag sinabi natin gallbladder stone, iba po yan sa urinary bladder. Ang urinary bladder, yan po yung pantog. Yung gallbladder, yan po yung abdo na tinatawag. So, huwag nyo pong i-mix up yung dalawa. Malayo po yun. Isa nandito sa may taas, isa nandito sa may puson, yung sa may pantog. Ang tawag naman sa medical term ng bato sa gallbladder is cholelithiasis. Cholelithiasis. So, tandaan nyo, cholelithiasis, bato sa abdo.
cholecystitis, pamamaga or inflammation ng abdo. So usually, pag may inflammation, binibigyan ng antibiotics. Pag grabe po yung inflammation, binibigyan po ng intravenous antibiotics. So pinapadaan sa swero. So bahala na yung doktor na i-assess yung inyong resulta ng ultrasound at ipayo sa inyo kung ano mga nararapat. Ngayon, assuming na kailangan talaga ng operation, ang tawag doon sa operation is cholecystectomy. Basta may word na tomy sa dulo, cholecystectomy, ibig sabihin tatanggalin, operation. Parang appendectomy, cholecystectomy. Basta may tomy sa dulo, ibig sabihin nun may tatanggalin yung surgeon. Okay. So, yung tinatawag naman na operation o cholecystectomy, dalawang klase. Yung isa yung open up surgery. Pag open up surgery, abay, malaking hiwa dito. Mga ang laki niya mga 8 to 10 inches. Mga ganyan siguro. Hihiwain ganyan at bubuksan ngayon yan. Tatanggalin yung gallbladder kasama yung bato. So, hindi iniiwan yung gallbladder. Kadalasan tanggal pati yung gallbladder. Okay. Meron naman tinatawag na laparoscopic cholecystectomy. Pag sinabing laparoscopic, eh ba, lalagyan ka lang na maliit na mga hiwa. Tatlong maliit na hiwa. Isa dito at isa sa ibandang ilalim at ipapasok po dyan sa mga pinaghiwaan yung parang tubo para makita at ma-visualize yung gallbladder nyo. So habang inooperahan kayo, ang doktor nyo hindi nakatingin sa inyo, nakatingin dun sa monitor, dun siya nag-oopera. So yan po yung laparoscopic na tinatawag. Ngayon, ang tanong, may mga panunaw ba ng gallstone? Meron po, pag sa mga maliliit lang, maaring kaya pang tunawin o may flush yan, no? May magtatanong, okay ba yung mga flushing? May mga iba na nakitaan ko na nawala. Depende, o kaya lumiit, no? Depende sa laki, depende rin sa tagal ng bato. So, usually, ako nag-advise ako mga flushing. So, yung mga gumagamit ng mga Epsom salt, apple cider, yung mga lemon na squeeze lemon, lagay mo sa mga virgin ginagamit, yung mga olive oil, okay po yan. Para sa akin, wala namang masama. Pero hindi po yan gamot. Ganun naman palagi sinasabi, na ba napansin nyo? Paski na yung virgin coconut oil, may nakita tayong health benefits pero hindi gamot. At nakalagay palagi, no therapeutic claim. Pero para sa akin, bilang doktor, ang importante, kung ano makakatulong sa pasyente, maski na sabi mo no therapeutic claim pero nakatulong, okay lang yan, basta safe. Ang importante, safe. Gusto kong ilinaw, kung kumain po kayo ng papaya at nakadumi kayo, hindi po gamot ang papaya, pero nakadumi kayo, so hindi mo kailangan ng gamot. Diba? Diba? Tama naman, may katuwiran. So, yan po yung ating paliwanag ngayong gabi. Mahalaga po kasi mag-iwas sa pagkain. Ang pinakabawal talaga dyan lahat ng mga taba ng baboy at baka. Ngayon na, dinediretso ko na kung kayo po ay may gallbladder stone. Please, stop eating. Liempo, nako. Crispy pata, nako. Yung mga masasarap na kainin. Barbecue, lalo na yung pinakadulo, yung taba na napakasarap kasi, di ba? Lechon, aba, alam mo naman. Every season, every party, halos may lechon. So, alisin nyo na po yan. Kung maaari po, wala na tayong fried foods. Maski na po yung mga mayo, keso. Maaari magpa-atake po yan ng inyong gallbladder stone. Lalong sumakit, lalo yan. No? So, ano pa mga importante? Even soft drinks. Pag inom ng kape, minsan magsasabi na may health benefits ang kape. Pero sa mga may gallstone, maaaring pag sobrang inom nyo ng kape, sumakit po ang inyong gallbladder. So, ingat tayo. Chocolate, matatamis, spicy foods. So, ito po yung mga dapat no na. Kung pwede, concentrate tayo sa mga isda, gulay, prutas. Isda, gulay, prutas. Manok pwede, pero kung maaari yung balat, alisin na natin. Uminom dapat na maraming tubig. At bawal na bawal po sa mga may gallbladder stone na kumain ng parang last supper na. Yung talagang bondatan. Kailangan po ang kain nyo paunti-unti. Unti lang, huwag magpakabusog. Lalo na sa gabi. Kung patulog na kayo, make sure ang huling kain nyo at least 3 to 4 hours ang nakalipas. Huwag kayong kakain at hihiga at biglang matutulog. Dahil pwede pong yan ang pagmulan ng pagsakit. Lalo na pag inatake yung sakit yan, mamimilipit kayo sa sakit.
assuming inatake kayo ng sakit, ano mga pwede niyong gawin? Uminom ng warm water. Importante 'yon. Uminom ng warm water, damihan nyo, mag-rest, mag-apply ka ng warm pack para ma-relax yung muscle. Kasi ang gallbladder, gawa sa muscle yan eh, para ma-relax at hindi siya mag-spasm o tuloy-tuloy ng paggalaw ng ganyan. Makakatulong po yan. Then, inom na maraming tubig. So, ito pong tinuturo ko sa inyo ay hindi po para sabihin na walang ooperahan. Kung barado, kailangan operahan. Lalo na kung naninilaw na kayo. Kasi dumadating ang time na itong pagbabara na to, maaring, aba, wala ka masyadong nararamdaman. Pero pag magamaga na po yung common bile duct, yung gallbladder nyo, pwede kayo magkaroon ng obstruction o tinatawag na paninilaw, obstructive jaundice. Pag may ganyan po kayo, emergency operation po yan. At pwede pa maapektuhan ng atay nyo at pwede maapektuhan ng lapay o yung tinatawag natin pancreas. Kaya nagkakaroon ng mga biglaan na pamamaga ng pancreas o acute pancreatitis. Kaya meron din po mga iba nagkaroon ng tinatawag yung bangungot, acute pancreatitis, ng dahilan pala dahil meron siyang bato sa gallbladder. Yan. So, I hope na ipaliwanag ko yung mga basic lang na kailangan nyong malaman dahil marami akong pasyente na sasabihin, Doc, takot ako magpa-opera. Tingnan natin kung kailangan natin ng operation, wala tayong magagawa. I-advise ko talaga sa inyo yan. Lalo na kung meron kayong paninilaw, lalo na kung yung sakit tuloy-tuloy, kung every time kumain kayo, masakit palagi, ay ibang usapan yan. Pero kung minsan sumasakit pag may nakakain lang, ingat lang sa pagkain. Baka masolve na yung problema sa pag-iingat lang. Okay? So yan po ang ating paliwanag ngayon araw sa Gabay sa Kalusugan. Naintindihan niyo po ba yung paliwanag ko? Kung naintindihan niyo, palakpakan naman dyan! Yan! Yan! Thank you, thank you, thank you, thank you! Thank you, thank you! Actually, itong paliwanag na to ay ginawa ko yung simple lang na maintindihan niyo po. Hindi na tayo gumamit ng mga kung anong mga terms pa, no? Pero ingat po. Ingat na ingat. Ingat, ingat, ingat. May isa pa pala akong paalala. Yung mga babae yung uminom ng contraceptive pills. Yan. Kasi ho, may mga pag-aaral na ito ay isang dahilan din para magtaas ang inyong kolesterol. At syempre, pag tumaas ang kolesterol, mas malaking chance na magkaroon kayo ng gallbladder stone. So, dinagdag ko po yun. Ha? Tandaan niyo po. So, kung kayo po ay uminom ng mga contraceptive pills para hindi magbuntis o hormonal imbalance, please, magpa-check tayo regular sa inyong doktor. Maaring i-advise din na magpa-blood test, tingnan yung mga SGPT, SGOT, yung lipid profile. At the same time, maaring ultrasound. Huwag nyo nang intay na may maramdaman, saka lang tayo magganyan. Ano ba naman yung annual or every 2 years, magpa-ultrasound lang para makita natin yung status ng ating atay at ng ating gallbladder. Okay? Maraming salamat sa mga nanood, ha? Pag nagustuhan nyo naman, please naman, thumbs up naman kayo dyan sa baba. Thumbs up! And make sure nakasubscribe na kayo dito sa aking YouTube channel. At marami pa tayong ilalabas na mga video na health and entertaining at the same time. Okay? So, as usual, nandito na naman tayo sa ating last portion of the program. Ito po, alay ko po itong isang kanta para sa inyo lahat. Sana magustuhan nyo. Ito ay para sa mga na in love. Meron ba sa inyo na in love ba? O baka wala na. Ito na. Alam niyo ba ang title na to? Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with. Ingat po, take care of your health, okay? Ako po si Dr. Gary C, ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!